When the disciples had heard that Peter was there, they sent unto him two men, desiring him that he would not delay to come to them. Then Peter arose and went with them. When he was come, they brought him into the upper chamber, and all the widows stood by him weeping, and sewing the coats and garments which Dorcas made while she was with them. But Peter put them all forth, and kneeled down, and prayed, and turning him to the body, said, Tabitha, arise. And she opened her eyes, and when she saw Peter, she sat up. And he gave her his hands, and lifted her up, and when he had called the saints and widows, presented her alive. Sabay-sabay po tayo. And it was known throughout all Joppa, and many believed in the Lord. And it came to pass that he tarried many days in Joppa with one Simon a tanner. Let's pray, Panginoon. Salamat sa kwento muli. Kapatuloy namin sa Book of Acts, Panginoon, na I believe ay papulutan namin ng aral lagi. And in place of this book ay punong aral, especially sa aming church. Nagisimula, Panginoon, lumalaban, nagkapatuloy sa inyong kalooban. Punta namin mga kailangan namin, Panginoon, na malaman din paano example ng mga unang disipulo, Panginoon, paano sila sumunod at may kakamali din ba't sila po sumunod sa inyo dahil pagpapala, maraming tagumpay. So we pray na may po ay tuto, so, especially sa mga panahon na ganito pa rin na may mga pagsubok din, medyo light lang ba't nakapapekto rin po, Lord. So we pray na kayo pong aming magitiwalaan sa ministry, sa buhay namin, sa trabaho, pamilya, Panginoon. Okay, malulati, in Jesus name we pray. Amen. Ako na po. So last week, tsaka last week po, dito tayo sa Acts 9. Umpisa tayo dyan kay, syempre, kay Saul. Diba? Paano siya ay na-disciple. Paano last, yung dalawang chapter 7, diba? Sino yung bida sa chapter 7? Hindi alam ni Stephen. Chapter 8, sino? Chapter 8. Si Philip. Philip, yan. Tsaka sino? Si Philip, tsaka si Peter. Badang ulit si Peter. Pero madami si Philip. Philip lang pala. Saka si Simon din. Dito rin si Simon, di ba? Peter. Yan, Simon. So, sa 9, last time si Saul. Siya'y naligtas. Siya ay inakay ni sino yan? Letter A. Ananias. And then sino? Patna. Yan, sinong nasa ano na sila? Sa Barnabas naman. Tapos tumakas siya, di ba? Yan. So dito na tayo ngayon sa si Peter naman. So medyo sa 10 si Cornelius na yan eh. So dito yung introduction. So kung paano si Peter ay may mga ginawa rin siya. Okay? So na importante din. Night actually ito, hindi masyadong kilala tong kwento to eh. Kasi medyo simple lang. Pero actually hindi rin. May binuhay niya to eh. So medyo matindi rin to, di ba? So ano yung pinaka before nito? Ano yung pinaka matinding miracle na? Nakalakad yung ano. Nakawala sila sa kulungan. Tindi na rin yun. Ito, binuhay yung patay. So medyo matindi. No? Ilan ng sila dyan, pati si Paul, meron din eh. Paul, si Peter. So ito na po yun. And there found a certain man named Aeneas. Aeneas yan. Ha? Which had
kept his bed 8 years and was sick of the palsy. And Peter said unto him, Aeneas, Jesus Christ make it thee whole, arise and make thy bed. And he rose immediately. So parang yung nangyari sa last time. And all that. So lesson, ibig sabihin, hindi lang isa yung pinagaling ni Peter. Actually, ang dami nga, di ba? Ganun din yung lahat. So yan, wala. Okay, dyan lang kayo sa Bible nyo. Wala bang ibitaw. And then, ano nangyari next? And Peter, and all that dwelt in Lydda and Saron saw him and turned to the Lord. So again, another story lang ng pagpapagaling, miracle. At pag after ng miracle, maraming naniniwala. Okay, natakil na natin ito last time, verse 35. Acts 9, 35. Okay. So 8 years to na may sakit. So yung pinakamatinding nakita natin siguro yung bulag from birth, di ba? Isa yun sa mga matinding pagaling. Tapos yung isa naman yung nakalakad. Pero ito 8 years lang. So medyo mahina pa to. Pero ang sasabi lang natin dito, pag may isang napagaling sa miracle, okay? So lesson natin dito, kahit last time ay kaya kayo, di ba? Ano, sabi nyo, ngayon, nagawa daw kami dahil, sabi, pag na-convert ka, mayroon ka na agad kwentong ikukwento sa iba eh. Diba? Naligtas ka. So, lahat tayo may mensahe. Again, di mo yung lahat mawiwin, pero at least, mayroon kang masasabi sa kanila na patotoo tulad nito. Siya'y napagaling. At ang nangyayari, madalas ay hindi. After nun, may mga naliligtas, may naniniwala sa Diyos. So, ganyan po ang gawain lang ng Diyos. Paulit-ulit lang, paikot-ikot. Minsan, iba-iba yung ginagawa ng Diyos. Pero, yun pa rin ang ano eh, punot dulo. Ang pinaka-objective natin, ano, may maligtas, may manampalataya sa Panginoon. So, yun lang yun. Ngayon, marami dyan. And all that dwelt, ano to, lahat ba to? Hindi naman lahat, pero yung mga nakakita, anong palataya sila, amen? So kaya minsan iniisip ko, anong miracle gagawin ko? Alam, lahat ng tagasan matayo, maligtas. So hindi na uso sa atin ngayon yun. Iba na ang ano natin ngayon. Ngayon, itong next, ito na yung nagpagaling siya, no? Nagbumuhay siya ng patay. So naalala niyo yung Joppa? Joppa. Sa bendong babayan eh. Then, mayroong disipulo, ang pangalan niya ay Tabitha. Ang babae po yan. Which is, by interpretation, is called Dorcas. So, dalawa. Na hindi natin alam pa tayo kung ano ibig sabihin. Alam niyo ba? This woman was full of good works and alms deeds, which she did. So, hindi na siya basta-basta ang disipulo. So, sino dito yung ano? Maraming good works. Okay, makikita natin ngayon ano yung ano, hindi yung good works ang nagligtas sa kanya. Wala sinabi dito. Pero makikita natin dito, tino nga, and it came to pass in those days that she was sick and died. Namatay siya. So wala namang something special doon na tayo mamatay. Kaso sabi dito, whom they had washed, they laid her in the upper chamber, for as much as Lydda was nigh to Joppa. Okay, nasa si Peter? Okay. Nasa Lydda. Doon siya katatapos lang yung gumawa ng miracle. Siguro, siyempre, magkakilala yan eh. Magkakilala yan eh. Ay, no. Siyempre, kilala si Peter. Nabanggit siguro. So, di naman lahat ng patay, babubuhay ni Peter. Hindi nung panahon nila, wala nang disipulong namatay, di ba? Kaya, I believe, special to kasi, nasabi dito, medyo kilala siya sa pagiging matulungin. Okay? Maraming good works. Ngayon, hindi naman alam nila kung mabubuhayin. Siguro, para mag-preach lang siya doon. Pero, siya ay pinatawag.
Okay, so pumunta naman siya. And then Peter arose and went with them. When he was come and brought him to the upper chamber, and all the widows stood by him. Widows, sorry. Ang sabi nyo, ano yung mga widows? Ito yung mga babaeng walang asawa, na matay yung asawa, di ba? So, anong something sa widows? Napag-aralan natin ito last time, di ba? Na common sa kanila sa mga ulila. Ano yung ulila sa Tagalog? Orphans. Anong common sa kanila? Diba? Okay, yan. Mga walang tatanggol. Sila yung mga medyo kawawa sa lipunan. Okay? So, ano ginagawa ng mga widows? Umiyak. Bakit sila umiyak? So, meron silang pinakita daw na parang patotoo ba? Kasi kahit tayo, di ba? Kaya pag nag-funeral tayo, ang nagawa natin. No? Magsalita po muna kayo ng konting ano about dun sa namatay, di ba? Para kahit na paano, may pagkukuhaan din si pastor ng ano, di ba? Illustration. Kaya sabi dito, showing the coats and garments which Dorcas made while she was with them. So, simpleng bagay lang. So, imagine ko siguro kahit sa at church, may mga ganun eh. Bibigay, ay, nagluto ako. Tukman mo. May ginawa akong ganito. Diba? Maganda yun. Minsan, mga kapatid. Kasi kahit mga kapit, magkakapitbahay ngayon, diba ganun? May sobra kami pagkain. Ibigay ng pagkain. Minsan, okay yun. Para, kasi ngayon, mga tao ngayon, hindi na uso yung ganun eh. Parang ganun nga ginagawa sa atin ngayon eh. Biruin mo kung naging permanente yan, o wala nang magsyadong mag-uusap, ha? Distance. Ganun na yung ginagawa sa atin, eh. Mga bata, parang, ano na lang, online. Hindi nila maranasan yung kukulutin ng mga teacher, no? Hindi naman tama. Pero, anong ginagawa nila sa atin? Especially nga sa atin, tayong piktado, eh. We're all winning tayo, tapos, may ibang church nga, ginawa nila. O, social distancing, pinapakita, no? Pwede po ba? Hirap. Pero okay din yun eh. Pero hindi ko feel yun eh. So yun. So nakikita nyo yung picture. Isang tao na matay at mahal siya ng mga tao. So hindi sinabi dito kailangan buhay ni Peter to. Walang ganun eh. Pero siguro hindi ko alam kung ano yung wala namang kasi sinabi dito ng particular na bagay, bakit kailangan niya buhay? Wala eh. So, ang lesson doon, ano? Mamaya. But Peter put them all forth. Anong sabihin nun? So, pinalabas sila. Naalala niyo yung anak ni Jairus? Ano nga sa anak ni Jairus? Jairus. Ha? Di ba namatay din? Hindi niya na malala? Ha? Sabong din yun. Tapos pinaalis niya rin yung iba. Hindi lahat. Si Peter, James, and John kasama niya. At yung magulang ata. Tsaka yung ilan. Pero iba pinaalis din niya. So bakit ganun pag may magmi-miracle, bakit hindi pinapakita sa lahat? Parang magic ba yan? Sabi kasi nung iba dyan, hindi worthy dun. Yung makita nila yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya kahit tayo minsan, tinatamad tayo ako, pag tinatamad ako pag nasa soul winning, pag di worthy, tapos di nakikinig, iiwanan na natin yan eh. Kasi parang ano, nababastos yung salita ng Diyos. So ganun din minsan sa kahit sa church minsan, pag walang agana-gana yung member, minsan di na ginaganaan yung pastor eh. Alam nyo ba yun? Pero syempre, trabaho mo yan. Hindi naman pwedeng ganun. Hindi naman pwedeng excuse yun. So, pero kahit saan, ganun po yan. Lagi sinasabi ng kahit sa amin yan. Pag walang agana-gana yung naikinig, syempre, dadaling kayo ng ano. Parang ganun din, pag kakanta tayo. Oh, ganadong-ganado yung soul winner. Yung mga kumakanta, lagi na yan eh. So, parang yun ang training talaga sa minsan sa pag-ano ng tao eh. Soul winner. Sa ganun, tagi soul winner. Song leading, nga susubukan ka eh.
Ganun din, pag Bible study, lagi mo silang, ano, akayin. Atin tayo. Ako. Mga mukha, walang, ano, walang gana-gana. Ganun yun eh. Buti nila si Peter, Stephen, laging ginaganahan. Yun mo. Okay to. Dapat kinukuhaan din kayo eh. Huwag na tayo punta doon. Yan. Kasi yung mga pagpapalang iba, especially miracle, madalas sinasabi sa Bible, di ba? You will see, parang saan sabi si Jeremiah. Ito yung tweet-tweet. Call unto me, and I will answer thee, and show thee great and mighty things that thou knowest not. Marami pang iba actually, na ipa, And the Lord will show you His glory. The Lord will show you. Makikita natin. Pero iko-contrast yun sa mga hindi naniniwala. Hindi mo makikita ang kapangyarihan ng Diyos. Ganon din kay Jesus, di ba? Kaya nyo naman pagalingin lahat na may sakit. Ba't niya pagalingin? Sabi dun sa taon niya, di ba? Hindi kayo naniniwala eh. May pinagaling, konti lang. Di ba? Kaya ganun po yung prinsipyo dyan. Pag kayo hindi kayo maniwala, wala lang kayo kasigasigan, no, nakita mo yung ibang church, pinagpapala na ibang church, so, uy, anong pinagkaya ba ng Bible nila? Ay, isa lang naman. Pero minsan yung mga tao, walang hindi nag-i-expect ng pagpapala at hindi nga karapat-dapat. Okay? So, sayang to, no? Patay na buhay, hindi mo nakita kung paano ginawa. Sa bagay, nakita mo rin, kasi kanina patay, ngayon buhay na. Kaya hindi ko alam kung anong ginawa doon. Diba? Malala ko to rin si Elijah, ganun din, diba? Elijah, ngayon din ganyan. Binubuhay yung patay. Eh kung matutunan mo yun, di... Walang kagana-gana yung mga bata. Naitindihan nyo ba? Nag-joke na ako, hindi nyo pa rin ako eh. Okay. So yun na nga, pinaalis, pinalabas. Tingnan nyo na lang sa Bible nyo, ayaw nito eh. Pinalabas yung iba. Sabi dyan, lahat eh. Okay. So, ang ginawa niya, he kneeled down and prayed, and turning him to the body, said, Tabitha, arise. So hindi natin alam kung paano siya nag-pray doon. Siguro, paikot-ikot. Kaya nakanil pala. Pero nung pagkatapos noon, he turned the body. Ibig sabihin, kinausap niya na yung body. Verse 40 na. And she opened her eyes. Okay, nalala niya mo kay Lazarus. Ganun din mo yun. Talaga matindi. Nasa ano na, nabulok na yun. Dapat. Pero hindi siya nabulok. Nasa libingan na ito, mga ilang araw pa lang. So, yung patay ay nabuhay. Gano'ng ka, ano yun? Gano'ng kadaling gawin yun? Diba? Miracle yan. So again, pag may nangyari miracle, again, sa Bible, panay miracle yung nakikita natin. Minsan di natin appreciate na maraming panahon na walang miracle. Ang nabanggit ko kanina. Hindi sa lahat yan nangyayari. Hindi yan, ano, hindi yan cheap. Hindi yan something na parang magawa, mag-miracle nga ako. Hindi ganun yun. So, anyway, yan na. Nabuhay na na. She opened her eyes, and when she saw Peter, she sat up, and he gave her his hand and lifted her up, and when he had called the saints and widows, presented her alive. So, again, nakita niyo yung ano dito. Wala iba nakakita. Pero, uy, gulat na lang sila. Ano kinawa ni Peter? Nabuhay po yung patay. So yun palang preaching na to eh. Nabuhay ang patay. Paano? Di ko alam. Pero sa kapangyarihan ng Diyos, pwedeng mangyari yun. Amen? Ngayon, dami na mamatay. O virus. Ano, dami rin. Hindi natin alam paano namatay. And it was known throughout all Joppa, and many believed on the Lord. So,
dalawang beses natin nakita dito kanina, miracle ng dumaling, miracle ng nabuhay. So, anong lesson natin doon? So, sa ministry, ganun yan eh. May mabubuhay dito, again, yung mga naligtas. Mga walang pag-asa, maliligtas. Para silang ano sabi sa atin? Pag ikaw ay naligtas, ikaw ay dating patay, nagkaroon ka ng everlasting life. Ikaw ay nabuhay, muli. Born again. Ganun po yung ano natin, cycle ng ating ministry. Yung iba dyan, ligtas na dati ng ligtas. Ano, marirevive lang. Kakaroon sila ng bagong pag-asa. Ay, may church pa lang soul winning dyan. Alam mo ko yan ah. Parang karamihan, wala nang ano eh. Krusyala na lang eh. Sila ay mabubuhayan. Magagamot. Yung iba dyan ay may mga kailangang madil sa buhay, kasalanan. May problema, matindi. Wala nang pag-asa to. Pero dahil sa ministry, ang salita ng Diyos, nagkakaroon sila ng pag-asa. At pag sila'y nabuhayan, na pagkaroon sila pag-asa, na-revive, parang kanina may sakit, no? Parang cripple. Madalas sinasabi sa atin yun eh. Yung isang taong takot, ano daw yan? Parang pilay. Pwede naman siyang kumilos, di siya makakilos, wala siyang magawa. Bakit? Kasi crippled na kung ano man yan, kasalanan, takot, sakit, kahinaan, di ba? Wala kang magawa pag ikaw ay may pilay ba? Na? Pilay, pero pag ikaw ang pinagaling ng Panginoon, parang ako po, sabi sa sila, lagi siya sabi sa mga tao, mahihain ako, di ako magaling magsalita. Pastor Lito, no, lagi ang kwento niya, yung ano, maliit ako. Wala kang kinalaman niya, pero yun ang ano niya eh, sabi niya lagi, di ba, toksuin siya. Eh, tama nga naman kasi ikaw ba yung maglalakas ka ng loob na ikaw may insecurity ka rin, di ba? So itong mga to, bata pa ako eh. Niwala kayo, kaya nga nang tinatsaga kayo eh. Alam yung mga datlong taon na nakikinig ng preaching na salita ng Diyos, pag wala na bago sa buhay nyo, pare-pareho tayong failure. Gusto nyo yun? Tigal na tayo dito. Ano ba? Bakit nga ba tayo dito? Eh, ligtas na tayo. Nabaptize na ako na... Ilan taong ka na nabaptize, Stephen? Dito ka na ba? Ay, dito ka na pala, no? Idadi lang yun dun. Ngayon, ano na ngayon? Wala na, kaya nga tinatabad na ako eh. Wala na ba next dyan? Level up, baptize, baptize. Dati lilubog ako sa tubig. Ngayon, sa ano naman, sa tsokolate. Wala, di ba kasi naghahanap eh. Anong hinahanap nyo na next step sa baptism? Kaligtasan, baptism, and then wala na. Hindi, marami pa. Isa-isahin nyo yan. Kung dati hindi ka soul winner, soul winner. Eh pag soul winner ka na, paano na yun? Eh di, better soul winner. Binibilang yan eh. Ilan na bang na-win natin? Kaya nakalagay ngayon dyan 1,082. Dati, naalala ko si pastor, nagkasabi siya, 1,000 na raw yung ano, naligtas na, parang, so, di naman nata totoo yun. E ngayon, 2 taong pa lang tayo. Lalo yung iba. Hindi imposible yan. Nag-umpisa yung konti, yung marami sa konti. Amen? Nakintindi niya, mga bata? So, e ngayon, di pa ako soul winner. Yun ang aralin mo. Ilan na kabisado yung memory verse? Bago ka gumanyan, yung iba ka nakakontento na sa ano eh, less than 10 na memory verse. May maganda, bata pa kayo, hindi lang yun, pati ano, music. Ilan ang kaya mong tugtugin sa isang taon? Ilang beses ka hindi nalilate, diba? Sa pag-attend sa prayer, diba? Ilang beses ka sa isang taon na umatid ka, excited na excited ka na umawit? Fellowship. Mag-aral ng salita ng Diyos. So, hindi walang katapusan yan eh. Eh, gusto ko na yung magpastor eh. Okay yun. Siguraduhin mo lang. Diba?
Wala tayong ano niyan, wala tayong paglalagay diyan, lagi tayong I mean, wala tayong hindi tayo maumpog. Lagi may room for improvement sa ministry. Amen. Kaya mo ba? Huwag miracle ka din. Basta totoo, walang lokohan. Eh, hindi ko alam. Baka talagang sobrang spiritual mo. Bigyan ka ng gano'n. Pero hindi nga tayo naniniwala doon na kailangan pa yun sa ngayon. Kasi dyan na yung Bible, kompleto na eh. Yung testimony ng church, 1,000 taon na eh. Tapos, magpapagaling ka pa para lang sila maniwala. Diba? Pero ano, sarap ba? Naisip nyo? Sa mga preacher, ganun. Paramihan tayo ng magandang sermon na nag-preach. Pwede yun. Kaya magiging preacher. Naisip nyo ba yun? Magiging teacher kayo? Preacher kayo? Mga boys pa naman itong mga to. Ganun yun. Kasama yung pagkatrabaho dyan. Minsan, yan. Anak. Maayos kang tatay. Hindi ka takot mag-anak. No? Masaya ka sa ano, family. Masaya sa mga achievement na pwede nyo. Tapos naglilingkod pa rin. Ilang taon na, naglilingkod pa rin. Walang tigil. So basically, kung ano yung pinapattern natin, yun naman na yun. Diba? Pero spiritually, dapat paganyan tayo ng paganyan. Amen? So, yun. So, ang pinaka ano lang niyan, maligtas yung tao, and then, maglingkod sila sa Diyos, much better. Kayo, ganun din. Tapos, uy, hindi pa kontento, marami pa, mag-disciple pa tayo, mag-win pa tayo. Ganun lang yan. Okay, tuloy na natin doon, may pa tayong oras. So, nung ando na siya, hindi na natapos yung kwento ni Peter. Diba sabi kasi kanina doon, siya ay tumira kay Simon the Tanner. Ano yung Tanner? May lesson ba tayo doon? Simon at Tanner. So, inaaral ko din po yan kasi nga, curious ako eh. Ano ba yung Tanner? So, dati kasi sa kanila is, ano bang ginagawa nila sa tupa? Ano pa inabang nila? Bukod sa gatas, yung wool talaga, ano? Damit yan eh. Isa yon yung ginagawa nun, yung tanning daw. Alam ko, yung bukod dun sa wool, kasi yung inukulayan. At alam ko parang yung bukod doon sa ano, sa nagkakamali sa balat to, hindi dito sa leather, oh. So bukod doon sa ano, wool, yung leather. So nag-aano daw sila, kailangan na medyo malaking space, napaarawan, inukulayan. At yan, tinatan. So, simpleng tao lang sila, di ba? Hindi wala kung mayaman ba to si Simon. Anyway, so, si Cornelius naman ay nasa malayong lugar. Okay, pero siya ay papasok dito yung mga pinag-aaralan natin about sa mga pagkain. Okay, a centurion. So, ano po yung centurion? Isang taong meron siyang inahawakan tao, no? Sundalo na isang sandaan. Century. Sandaan. Millennium yun ba? Centurion, 100. So, medyo ano to, mataas ang posisyon ito. Pag 100 ng tao mo. Of the band called the Italian band. So, bakit kaya? Siguro, mga galing sa Italy ito. Sabi nito, a devout man, siya hindi ligtas pa, pero siya ay may takot sa Diyos. So, pwede ba yun? Ng taong hindi pa saved by may takot sa Diyos? Pwede naman kasi basic yun eh. Basic yung pagkatakot sa Diyos. Kaya makikita mo, pag miniwi natin, pinapakiram naman natin, ano bang klase tao to? Kaya yung mga good works. Yan. Kaya sabi dito, which give much alms to the people. So parang si Dorcas to. And pray to God always. So, paano yun? So, kahit yung panag-solve yun ako, maraming nag-sabing ganun. Ako, nag-pray naman ako. Laging tanong ko sa Romans 5:8. Sabi ko, mahal po ba kayo ng Diyos? Lagi ko tinatanong yun kasi, malalaman mo kung ano yun eh. Bakit po nyo nasabi? Introduction yun kasi, sabi doon sa Romans 5:8, ano yun? Romans 5:8?
Tapos ba natin yun? But God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. So, kaya tinatanong sila, mahal ba kayo ng Diyos? Kaya mag-iisip sila ng bagay na ginawa sila sa kanilang Diyos. Diba? Saan ako ipapasok yung ganitong pinakita ng Diyos sa kanilang pag-ibig. Pero yun, marami akong na-encounter na sabihin nila ako, nag-pray ako. Hindi naman po imposible yun, kahit ako dati, kahit kami dati. Hindi ka ligtas, pero nag-pray ka kasi kahit na paano, alam mo may Diyos, diba? Yung basics. Kaya yan, ginagawa nila. So again, hindi yan ang nagligtas sa kanya. Kaya niniwala ako, may sinasabi rin sa Bible na pag ikaw yung medyo malapit ka sa kaharian ng Diyos eh. Pag hindi ikaw yung katulad ng iba na talaga si Raulo. Kasi madali kang iwin. Ang Diyos ay siyempre, sinong niligtas niya ngayong araw? Diba? Nabanggit natin yung pagkakaiba ng mahirap sa kamayaman. Ito, hindi ito mahirap eh. Ruler to eh. Pero dahil siya ay ganyan, malapit sa kanila yung salita ng Diyos. Okay. Kaya dito, ano nangyari dito? So, na-describe ako sino si Cornelius. Siya ay debotong tao, centurion. Pero siya ay may takot sa Diyos. So, ano ito nangyari sa kanya? He saw in a vision evidently about the 9th hour. Anong oras yung 9th hour? Alas 3 of the day, an angel of God coming into him and saying to him, Cornelius. Okay, so again, pag vision ay nakita niya yan, kaya siya ay gising. Okay? And he looked on him and he was afraid and said, what is it, Lord? And he said unto him, thy prayers and thine alms are come up for a memorial before God. Okay? And now send men to Joppa, Acts 10. And call for one Simon, whose surname is Peter. So, pareho silang Simon, di ba? Si Simon the Tanner, tsaka Simon Peter. So, hanapin nyo to. So, dahil nga may, ano siya, tagapaglingkod siya, hindi siya pumunta doon. Pinapunta niya. And si Peter, kanina pa pinapapunta, di ba? Ganyan ang, ano, isang pastor, ganun eh. Ay, may patay po dito. Sige, service. Ah, meron po dito, ano, yeah. And he lodged with one Simon a tanner, whose house is by the seaside. He shall tell thee what thou oughtest to do. So parang naulit-ulit, di ba? Naalala niya si Saul. Pwede naman siyang instruct ng Diyos eh. Okay, ganito gawin mo ha. Ganito ha. Okay, tanggapin mo ang Panginoon. Maliligtas ka. Okay, sige. Mag-preach ka na. Napansin niyo, hindi na naman ganun. Anong ginawa kay Saul? Binulag muna siya. Sinend sa kanya si Ananias and then later si Barnabas. Diba? Nakikita niya pattern? Ha? Bakit binulag? Diba? Di ko ba nakikinig last week? Last week. Bakit binulag? Di ko alam. So may lesson tayo dyan last week, diba? Ibig sabihin siguro dahil sa liwanag siya nabulag. Pero bakit siya binulag ng Diyos specifically, hindi natin masabi. Pero ang lesson natin last time is, para tayo minsan gano'n na nasilaw ka sa kabanalan ng Diyos. Sa unang encounter mo sa Kanya. Diba? So again, hindi lahat nangyayari yung gano'n. Siguro si Paul dahil napakasama niya. Diba? Sinampulan siya ng Diyos na hindi siya nakakita ng ilang araw. Ilang araw yun? Siguro natauhan siya. Pag gusto siya lang gawin ng Diyos sa kanya, ang lakas-lakas mo ngayon. Kung nabulag ka, di ba? So parang yun ang nakikita ko doon. Okay? Natuduhan siya ng leksyon. Okay? So, ngayon, dito naman, ano nangyari? Okay, nakinig kita, Cornelius. So, ganito gawin mo, ha? Instruction ng Diyos. In details. Ganun ba ginawa sa kanya? Parang kay Saul? Hindi rin. Kung si Saul ay binigyan ng Ananias saka ng Barnabas later, si Simon Cornelius, in-instruct siya na po isunduin muna si Peter at pag sinundo niya si Peter, doon siya bibigyan ng instruction.
Okay, so magandang ano po yan kahit sa atin ngayon. Bakit yung mga piloso po kasi dyan eh. Yung iba, yung magpa-instock, diba? Soul winner ka. Ba't hindi? Kinausap ka pala ng Diyos. Ba't kami? Hindi. Diba? So, ba't kailangan pumunta sa church nyo? Kaya nga pupunta na kami dun eh. Para at least maligtas sila. Pero yung mga ibang instruction hindi bibigay sa iyo sa labas. Kung ayaw mong pumunta. Kung ayaw mong lumapit sa tao ng Diyos. Diba? Iba naman ganun, babasahin lang yung Bible, mag-isa sila, ayaw magpa-disciple. Tapos gusto mo, gagawin mo na yung, malalaman mo na yung lahat ng kalooban ng Diyos. Pwede ka rin na mag-establish sa sarili mong church, ganun. Well, ganun ngayon eh. Nagawa nilang laro ang Diyos at ang gawain ng Diyos. So, pero dito, ang paraan ng Diyos, nakadalawa na tayo, actually kahit paulit-ulit po yan, kahit si Elijah, meron siyang Elijah. Lagi pong ganun. Kung hindi ka marunong mag-submit sa isang tao, sa pastor, tapos magpapastor ka rin, gusto mo na magpastor, saan mo kinukuha yan? Ha? Parang gusto mo lang, ano, yung pastor, parang tingin mo, parang posisyon na dinidesign mo na eh, parang gusto ko rin yun. Basta-basta na lang. Hindi ganun yan, okay? So, ganyan nangyari. So, Simon, si Cornelius, sinend muna siya, papuntahin si Peter. Si Peter mag-sabi sa kanya, anong kailangan at dapat mong gawin pag sinabing ot? Okay? Dahil yan, ha? Hindi masyado sikat yun, eh. Pero gustong-gusto ko yung word na yan, eh. Sino? Ot. Parang shall, hindi lang. Must. Parang ganun. Anong kailangan at tama mong gawin? Okay? So, hindi yan ano. Oh Lord, sabihin mo na sa akin. Hindi pwedeng utusan ng Diyos, di ba? So, kinawaan siya ng Diyos, pero binigyan siya ng tao, yun ang mag-instruct sa kanya. Okay? And when the angel spake unto Cornelius, he was departed. And which spake unto Cornelius was departed, he called these two household servants and a devout soldier of them that waited on him continually. So, daming aral dito. No? So, una, sumunod siya, di ba? Kinausap siya ng Diyos to his angel. Ito ba, gagawin ko ba yun? Kaya ba, pag may sinabi sa inyo, gagawin mo? Joshua? Well, may sinabi sa inyo yung Diyos, so sunod ka ba? Dapat, di ba? Pero minsan, gusto mo ba sumunod? Minsan, ayaw mo rin, di ba? Ano yung mga natutunan mo na so far sa church? Di ba? Pigilan mo yung games na yan. Okay lang magiging bata ka eh, pero kinausap ka ba ng Diyos doon tungkol sa games? Hindi pa rin. Ikaw lang yun eh. Kung ako lang, huwag mo sundin. Pero pag ang Diyos nagsabi sa'yo talaga, di ba? Ganon din yan, Stephen. Ewan ko, kinakausap po ng Diyos. Stephen, nag-pray ka. Nagbabasa ka ng Bible. Kinakausap ko ba ng Diyos? Ano, hindi pa. Yan. Nalaman niya yan. Pag nalaman niya yan. Ba't sinasabihan ka ba ng masama? Hindi mo malalaman yung boses ng Diyos sa boses ng Satanas? Pero malalaman mo yun. Kilala mo ba ang Diyos? Ayan. Habang nakikilala mo ang Diyos, nakikilala mo yung boses niya. At then vice versa. Hindi ka magtataka. Ay, gusto akong sabi ng Diyos. Gusto akong mag-soul winning. Sino kaya nagsabi ng Diyos? Si Satanas ba yun o ang Diyos? Hindi ba? Malinaw naman eh. Umatid ka ng Diyos, may kasigasigan ka, umawit ka ng papuri sa Diyos. Sino kaya yun? Si Satanas ba yun? Klas yun. So ngayon dito, sabi niya, sinabi sa angels, di ba, to the angel, ito gawin mo. Hindi ko alam kung napakalayo ba nito. Sinabi ba kung nasan siya? Si Saria. Layo to. So syempre, pag nag-send ka ng tao mo, may ano yun, may pamasahe yun. Ang sabihin nito, bago sumunod ito, nag-isip din to. Amen? So, pero pansinin nyo, hindi lang basta-basta kung sino inutusan niya. Sino ba yung dito walang ginagawa? Ito na lang. Hindi ganun.
I believe, kahit sa trabaho, kahit saan, diba, sino yung utusan mo? Pag importante sa'yo yung bagay, nice, Stephen, Stephen, ito 1,000, bigay mo kay, bumili ka ng ganyan. Eh, kung papadala ko kayo, no, na ito, 32,000 to, utos mo kay Shana. Utos mo kay, mapagkatiwala mo ba yun? Siyempre, hindi, diba? So, isang bagay na importante, pinagkakatiwala yan sa taong kapagkakatiwalaan. At yun ang pinili ni Cornelius. Dalawa, yung isa doon ay talaga naman sa kanya ay pinagkakatiwalaan niya. Tanong, ganito. Ano nga sabihin yun? Diba? Kaya yung pinagsabihin niya, mapagkakatiwalaan, kasi tungkol sa Diyos to. Imagine nyo kung hindi mapagkatiwalaan yung inutusan niya, wala rin tiwala sa kanya, bumiyahe ng malayo, importanteng tao yung kakausapin, tapos, oh, punta ka daw sa amin. Ba't ka upunta? Ewan ko nga po eh. Wala yun, huwag yung pansinin nyo, basta sinabi kita, oh, ayaw mo, okay lang. Ayun, alis na kami ha. Pansinin nyo yan, kasi kahit sa mga, tinapansin ko sa mga, kahit kanina, sa mga boss, di ba, kunwari, may mga importanteng, ano yan, gagawin. Gusto nyo makuha to, kunwari. Or, di ba? Kaya naman, ano ba? Ako maisip ba? Kunwari, meron akong budget lang, gusto kong mabili yung budget, yung bagay. Sino pa bibiling ko doon? Kailangan makipag-negotiate. At hindi magkamali, kunwari. Kunwari, piyesa yan sa computer or something. Kakatiwalaan ko ba si Peter doon? Hindi niya naman alam yun. Yun ang gusto ko sabihin dito, talagang sinugo niya yung mga nakakaalam din ng kanyang mga pinagagawa. At, andun yung tiwala. At kaya makikita natin, bandang huli, nakuha niya yung gusto niya, di ba? Subama sa kanya, napakalayo. Malay ko ba, eh, si Peter pa naman, dami na nangyari sa kanyang ano, di ba? Nasama, basta-basta ba siya sasama? Yung kanina lang, di ba? Pero makikita natin kanina dito, yun, oh. Sabi ito, and when he had declared all these things unto them, so, kung ano yung pinakita sa kanya ng Diyos, yung vision, sinabi niya doon sa mga taong pinagkatiwalaan niya. So, bakit nga? Kasi nga, alam niya, maasahan itong mga taong to. So, hindi lahat ng bagay, pagkakatiwalaan natin ako, hindi lahat ng bagay, sinasabi ko kanina lang. Di ba? Pero pag sa church kasi, lahat yan, makikinig nyo yan. So, yun na muna. Bitina na muna natin doon. Okay? So, basta yun lang. Ano kayo nangyari? Abangan. Susunod na ka ba nata? Sasama ba si Peter? Okay? Paano siya paano siya sasama? Pakalayo nito. Ba't siya magtitiwala sa dalawang taong to? Ayan, subaybayan nyo next week. Okay? So, may question ba? Question? Italian regiment yun. Wala yun sa home. Ano ba? Sa Italy. Yung? Hindi naman. Si Syria eh. Sa ano yan? Sa banda ano rin yan? Nasa, di ba, dyan madalas nga lang si Jesus dyan, di ba? Hanapin natin. Bakit yung Italian regiment nandun sa ano? Rome, hindi ko alam. Siguro, mga ano to, mga dating Roma na tumira dito sa ano? Caesarea. And Jesus came into the coast of Caesarea, Philippi. He asked. So, madalas yun si ano? Jesus. Hindi, dalawang beses lang. Isang beses lang. Tignan nyo nga sa ano nyo. Oh, curious tuloy ako eh. Dito lang yun eh. Caesarea. Thank you.
Pero medyo malayo. Ito ko na yung map nito eh. Yung pababa si... Hmm, beto na ako. Ayan, no? Bandang... Sa Judea din. Samaria... Ito yung aking ano. So parang nasa coast siya eh. Si Celia. Hindi, nasa ano din. Nasa, hindi ko makita yung Joppa. Ito, nasa malapit sa dagat. Sa dagat. Yung Joppa, alam ko medyo malapit din sa dagat yun. Pero magkalayo sila. May bandang baba. Ayan, ayan. Sa Joppa is... Ayan, medyo malayo. Pero sa North Caesarea, si Joppa is nasa... baba. Okay? So, anong tanong mo ba? Nakalimutan ko tuloy. Anong tanong mo? Bakit ah, yung mga... Ah, yung Italian band. Siguro, eh... kahit sa atin, di ba, may mga Amerikanong ano, nag-settle na dito. Di ba? Yun, nakita nila, maganda ano dito, lugar, ayaw na nila doon. Or, dito siya na-assign, na destino. Di ba? Question pa. Lagyan ko na. Ayan, so makikita natin next week yung kung paano sila na paano niya bakit sumama si Peter sa kanila. Okay, actually, parang si parang solid na rin yan. Ananias, hinanda na si ano, hinanda na si Peter. Okay. So tayo naman, ano, so, kaya tayo gano'n, na mag, kung may hinihilig ka sa Panginoon, ihanda mo lang sarili mo din. Huwag kang mawawala ng pag-asa, pagtitiwala. Itong kahilingan ni, ano, matindi. Later, maliligtas, nasabi ko tuloy, maliligtas yung buong sambayan niya, di ba? So, maganda yun. Hindi daddy, may pinag-pray tayo, di ba? Maligtas yung buong sambayan natin. Mag-anak natin, buong San Mateo, lahat ng kabatch ko, maligtas. Sana lang. Hindi mangyayari yun. Pero who knows, di ba? Okay, let's pray, Panginoon. Ingat sa bawat isa, sa panahon ng ganito, Panginoon, nawa, hindi naman itong masyadong mag-streak, malaman ng mga tao, mag-isip din po ng tama, hindi kami katulad ng iba, Panginoon, na wala nang bakailamanan. Mas importante, takot kami magkasakit. Samantalang kayo naman, magtiwala kami lang sa inyo na kayo magsasalba, kayo rin ang bigyan ng sakit kung kanina mo gusto na ibigay. We pray na mga tao, Panginoon, na hindi takot sa kung anong nasabi ng mga mataas na tao, Panginoon. Hindi sa kayo, sa amin. So, sa iyo kami, Panginoon, magtiwala ang binigay niyo sa amin. Yung sister, Panginoon, ay napakagaling. Ingat din po kami, Lord, dahil ito po, sabi nila, ay ginawa rin. But we pray na mas magtiwala kami sa inyo to the point na mas excited kami gawin yung pinapagawa nyo. At ang anniversary, simple lang naman, Panginoon. Pray na kagupala rin to sa mga, especially sa mga tao na nagtatapat sa inyo, Panginoon. Hiling ko din, Panginoon, sa aming mga kaibigang churches. We pray na ang bawat isang magpapatuloy. Gawin yung kalooban, Panginoon, mga bagay pa na marami pang pwedeng gawin. Ay magawa po namin, bawat tao, Lord, na aabot namin.
So, yung pain na kayo po lagi mag ingat at mag tuturo, magagabay sa bawat isa, yung lingkod. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.